Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nalaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang hapon din po, Father. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, ating ipinagdiriwang ang kapestahan ni San Marcos, manunulat ng mabuting balita, kumaskila natin bilang ebanghelista. Nawa sa kanyang halimbawa, tayo dinawa bilang mga mananampalataya ay makapagpalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, kalakit ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang Obispo, Kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mata ang pinakakuha natin ang ating mga panalangin. Sa managdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito, panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mamunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng puong may kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapangyarihang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nilulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong
ang King kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na maging tagapagatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling naming kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan. Sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilayan niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkakatiwala niyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at ali-aligid na humanap ng masisila. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala
ang siyang magbibigay sa inyo na kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang umiiral sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo, sa kanya ang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid, na lubos kong pinagkatiwalaan. Sa pamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patanan sa inyo na ito ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na pares ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kayapaan ay sumayin niyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, Poon, na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginawa'y siyang dinadalit. Ang katapatan mo, Poon, ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas, walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ng taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapoy, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia! 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 Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumainyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyo mga minamahal ko mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At kagaya nga po ng paunang salita, pinagdiriwang ho natin ang kapistahan ni San Marcos, Ebanghelista. Manunulat ng mabuting balita. At sa mabuting balitang ating napakinggan, sangayon sa kanya, ito yung masabi nating espesyal sa kanyang mga isinulat. No? Na sa kahulihang bahagi nung kanyang ebanghelyo, mga minamahal kong mga kapatid, ay binibigay niya yung Great Commission, kung tawagin sa salita ng simbahan. No, mga minamahal kong mga kapatid, na kumbaga, ang ating Panginoong Hesukristo, kausap ang kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit, ay tinagubilinan na ipahayag ang mabuting balita sa buong mundo, ipangaral ito sa lahat ng mga tao. At mga minamahal kong mga kapatid, itong Great Commission na tinatawag nga, kaya nga sinabi siyang great, dakila, eh hindi lamang po ito ay, kumbaga, ay sa mga alagad ni Jesus. Bagkos ay para sa lahat ng mga mananampalatayang binyagan. Hindi lang sa 12, no? Hindi lang po doon sa mga sumusunod sa Kanya, bagkos sa ating lahat. No? Kaya nga, mainam na maitanong natin sa ating sarili, mga minamahal kong mga kapatid, dahil sa katotohanan na tayo ay parte din ng tinatagubilinan ng ating Panginoong Hesukristo na magpahayag ng mabuting balita, no? At hinahayo niya tayo sa buong sanlibutan para gawin ang bagay na ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang tanong, what can we contribute? No, how can we participate to be part of this great commission? Ano yung, kumbaga, ay maihahandog natin, maibibigay natin, na gawain natin para maging parte ng dakilang misyon na ito na binibigay sa atin ng Diyos? No? Kasi mga minamahal kong mga kapatid, sa buhay ni San Marcos, bagamat hindi siya kabilang doon sa 12 apostoles, no? Disipulo lamang siya, no? Sinulat niya ang mabuting balita patungkol kay Jesus. At sa pagsulat nito, hindi niya ginamit yung mga lengguwahe ng edukado. Bagkos ginamit niya yung lengguwahe ng mga common people nung kapanahunan niya. At ito yung naging parte niya sa misyon na itinalaga ng Diyos para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya ulit, mga minamahal kong mga kapatid, may napagnilayan natin at tinanong sa ating sarili, ano yung magiging parte? O ano yung ginagampanan nating parte bilang mga mananampalataya para maging kabahagi nitong misyon na ito? Sana meron. At kung wala, isipin na natin kung ano yung maibabahagi natin. Huwag sanang pumunta, dumako tayo sa punto na tayo pa yung nagiging sanhi, tayo pa yung nagiging hadlang para hindi maipalaganap ang mabuting balita tungkol kay Kristo at kung ano-anong balita yung ibinabahagi natin sa ating kapwa. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa gawain ito na itinalaga sa atin ng Diyos, ano, paalaala niya na sana sa buhay natin bilang mananampalataya, umpisahan na ho natin sa pagkakataong ito na sumulat din o isulat din natin yung mabuting balita tungkol kay Kristo. No, hindi sa papel ha, bagkos sa ating puso. Mga minamahal kong mga kapatid, kasi lahat ng mga ebanghelyo, kay San Marcos man, kay San Lucas, kay San Mateo, o kay San Juan, no? Lagi ho yan,
patungkol sa gawaing kabanalan na ipinakita ni Kristo. Kaya nga po nila isinulat iyong buhay ni Kristo para magsilbing inspirasyon para sa atin upang ating tularan, gayahin yung lahat ng mga ginawa niyang mabubuting bagay. At sana doon ho tayo maalala ng mga tao at doon din ho tayo maalala ng ating Panginoong Hesukristo kung paano natin tinularan yung kanyang mabubuting gawa, yung kanyang mga kabanal-banal na gawaing ipinakita sa mga tao. Kagaya nga nung sinasabi dito sa mabuting balita, yung lahat ng sumasampalataya ay may kapangyarihang tataglayin. No, magpapalayo sila ng demonyo, hindi malalason, uminom man ng lason, no, makapagpapagaling ng mga may sakit. Lahat ng yan, no, palatandaan na kumbaga tayo din ay naging katulad na ni Kristo dahil isinusulat natin yung mabuting balita sa ating mga puso. Kaya umpisahan na ho natin na sumulat, you know, ng mabuting balita sa ating puso para maalala din tayo ng mga tao, maalala din tayo ni Kristo. Ako nga po minsan yung napapaisip, kung naka-attend na po kayo sa lamayan, no, kapansin-pansin po doon na kapag nagkikwento yung mga naglalamay, ang pinagkikwentuhan yung buhay ng patay. At take note, ang pinagkikwentuhan nila na buhay ng patay, yung mabubuting ginawa. Inaalaala nila yung mabubuting ginawa. Kaya minsan napapaisip na po ako, mas maigi na nga rin sigurong mamatay. At least pag-uusapan ka doon sa mabuting ginawa mo kaysa kapag ikaw ay buhay. Ang pag-uusapan, yung kaisa-isang maling ginawa mo, i-issue ka pa. No? Sana tayo din, ang minamahal kong mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, umpisa natin mag-invest ng mga mabubuting gawa kasi doon naman tayo aalalahanin ng Diyos at doon din tayo maaalaala ng mga tao na ginawa natin ang kabutihan. At pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, na panawagan sa atin sa kapestahan ni San Marcos Ebanghelista, no, sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita, huwag ho nating titingnan na gawain natin ito. Lagi ho nating iisipin at itatatak sa ating kalooban ng pagpapahayag ng mabuting balita, gawain ni Kristo. Kaya dapat ho, lagi tayong kumbagay umaasa sa biyaya at grasya ng Diyos. Kaya ho doon sa unang pagbasa, yun lagi yung ipinapaalala kay San Marcos, no? Na sa gawain ng pagpapalaganap ng mabuting balita, hindi dapat ito hiwalay sa biyaya at grasya ng Diyos. Kasi yan ang tendency natin mga tao. Kapag tayo nakakagawa ng dakilang bagay, inaako natin yung kumbaga ay papuri na kalakip nung gawaing iyon. To the point na nakakalimutan natin, hindi ko nga pala gawain ito. Gawain nga pala ito ng Diyos. Parte lamang ako ng kanyang gawain o ng kanyang dakilang gawain ng pagpapahayag at pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa kapestahan ni San Marcos, idalangin naman natin sa banal na misang ito, sa pamagitan din ng kanyang panalangin na tayo ay maging instrumento ng Diyos at maging parte ng misyon na itinatalaga ng Diyos sa ating lahat bilang mga tagapagpahayag ng mabuting balita at ng kanyang mga gawa. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal ngayon at kailan. Para sa mamagadong ng sobre, pakihulog na lamang po sa puslo. Alleluia. Hallelujah.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinakila, tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay niyahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Amen, amen, amen. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at Nantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis lisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Marcos at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri kaysa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagalob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis ng na bugaw, gayo ng Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ikaw isasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy nagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo nakila pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapalala ako'y iyong itatapat sa puso. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na paikinabang ay magpatatag nawa sa aming pananampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos.
sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, tagap-Tialcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit, aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga mabuting puso na nananais maging bahagi ng pagawang ito. Mangyaring makipag-unayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng DMA Blessed Oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan man hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay, maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay may tayong pinapalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambala, lalo't gate sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaaraw ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayo makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR's office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Magandang araw po. Ako po si Shilet Erica M. Tim Tim, one of the member of the scholar ni Pio at kasalukuyang nag-aaral sa PUP Santo Tomas sa kursong Office Management. Ako po kasama ang aking mga kay-scholar ay humihingi ng kaunting tulong para sa aming fundraising activity. Ang mapapanalunan niyo po ay sa grand prize ay brand new Toyota Vios, sa second prize, brand new motorcycle, and sa third prize po ay mountain bike. Tickets are available at pamisahan office for only 500 pesos. Nanalo ka na, nakatulong ka pa. Nawa ay matulungan niyo po kami lahat upang maabot namin ang aming mga pangarap. Maraming salamat po. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo
sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin. Mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularin nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-iisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tingari at manunubong.